Magandang araw sa inyo mga boss. For today's video, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin dito sa ating big bike, no? Kung ito bang big bike na to ay recommended sa everyday use, no? Na service pagpasok sa trabaho. Kung akong tatanungin mga boss, no, unang-una sa yung sa feelings, no, yung feelings na nararamdaman mo kapag nakasakay ka sa big bike is talagang ako'y hindi ko may tatago sa sarili kung ako'y proud na proud sa sarili ko. At itong motor na to ay napapanood ko lang sa video, nakikita ko lang sa picture, ayun. Tapos ngayon nakasakay na ako, no? Kung yung pakiramdam ang tatanungin, napakasarap ng pakiramdam na nakasakay dito, no? Lalo na yung pangarap mong motor, no? Na-amaze pa rin ako kahit hanggang ngayon bawat sakay ko, no? Kung gagamitin ko to sa pang-araw-araw na pamasok sa trabaho, ito ay isang sa akin, anti-stress yan. Kahit ako'y pagod sa trabaho, sa 12 oras na trabaho ko, ang pakiramdam ko pag nakasakay ako dito, talagang napapawi ng lahat yung pagod ko sa maghapon. Pero in terms of fuel consumption, no, ito ang average nito ay ito, nakikita. Ayan mga boss, oh. Nakikita niyo sa panel, ayan na. 13 km per liter, no. 13.3 km per liter. Kung ito ikukumpara natin sa isang sasakyan, ang konsumo nito ay parang Toyota Wigo at saka Mitsubishi Mirage. Yan ang kaparehas na kumonsumo nito sa gasolina. Tapos ang disadvantage dito ay kapag araw-araw mong ginagamit, lalo na dito sa city, ito, ramdam mo yung init sa paa, no? Yung singaw ng makina, dahil nga malaki ang makina nito, malaki yung nasasakop ng init, kaya nararamdaman mo. Tapos ang isa pang disadvantage nito ay ang hirap isingit sa traffic, no? Hindi advisable pagka pang araw-araw, kasi kaya nga ito minamanual ko lang ng cambio, kasi nga halos hindi niya ma-meet yung 4,500 RPM na i-cambio, no? Kaya minamanual ko na, so na-disable ko na yung quick shifter. Ayun ang disadvantage to. Ito pa naman motor na to, hindi advisable dito ang i-cambio ng low RPM, no? Talagang kasi may turbo to. Sisipol ang turbo nito, nasa 5,000 RPM yan, mararamdaman mo na yung sipol. Ayun, pag ganito nakakambyo ako, siguro mga 100 meters lang mamimoreno ka na uli. Budget wise is not recommended for daily use, no? Pero siguro nagtitipid lang ako. Yung iba naman kasi pag inisip mo na may big bike, understood na may pambili talaga ng gasolina, no? Kayang sustentuhan. Kung magtitipid ka lang naman, pwede akong gumamit ng underbone. So ako, minsan ako napapagod sa trabaho, nag-anti-stress ang ginagawa ko, kaya ito yung ginagamit ko. At saka kahapon mga boss, no, naka-vlog ako, so hindi ko ipinost dahil ganito rin naman yung sinabi ko, parang inulit ko lang siya, no, dahil hindi ko mana yung mic. Saka mapangit yung sound siya, yun. Kaya inulit ko na lang, no. Kaya ako dinala siya kahapon, sabi ng katrabaho ko, nagre-request na sila na dalhin ko daw. Bakit daw 1 month nang nabibili to, hindi pa nila nakikita, sa video pa lang nakikita. Sabi ko, sige, dalhin ko. And then pinatry ko sa kanila, no, yung mga katrabaho ko na gusto, yung nasa tamang height,
5'6 ang pinakamababang nakapag-drive nito. Dahil naabot yung paanan yung mga 5'5 saka 5'4 hindi na maabot yung yung sahig, no. Hindi ko na din pina-road test dahil baka matumba, ako ang natatakot sa kanila. Eh siyempre, nakakala nga naman kung madidiskrasya pa. Kaya sabi ko, i-revolution nyo na lang muna. Ayun, happy naman sila. Lahat yung nag-road test, siguro mga 5 katao yun na road test nila. Talagang wala silang masabi kundi wow. Kasi first time din naman nila talaga na gumamit ng big bike. By the way mga boss, no, yun nga palang aking video na meron akong pag-giveaways. Yung link noon ay nasa description sa baba. Yan. Panoodin nyo na lang po kung gusto nyo magkaroon ng souvenir sa akin na long sleeve jersey ko, yung personalized na Boss Vic. Ayun, ipapamigay ko lang isa lang muna, no? Ang mechanics lang naman pipili lang ako may pinakamagandang comment na magugustuhan ko, tapos yun ang mananalo. Pagpasensya nyo muna ako, boss, dahil apat lang naman yung aking yung sponsor sa akin ni Jed Apparel. Kaya yung lahat na sponsor na yun ipapamigay ko, pero isa lang muna, kasi isa lang muna. Kasi halos hindi pa rin naman ako makapag-vlog dahil araw-araw akong pumapasok. Ito kahit papaano gumawa tayo ng vlog. O yun, comment na lang kayo doon at pipili ako ng isa. Maraming salamat sa ating sponsor ng sticker kay Sir The Ilali Media. Ayan, meron siya sa Facebook, pakilike nyo po. Ilali Media ang pangalan ng Facebook page nila. Pakilike nyo po. At kung gusto nyo magpagawa ng signage, tarpuli na meron sila. Saka yung may iba silang business, no, nag-aasi sila ng mga papers, ng mga property. Yan, sa mga pagpapatitulo. Yan, alam ko nag-aasi sila. Salamat sa iyo, sir. At marami kating natutulungan tao, no. Mabanggit ko din mga boss yung aking YouTube channel, no. Maraming salamat uli. Lahat puro na lang pasasalamat. Dahil talaga namang ang blessing na darating ang dami. Hindi ko po ikakaya sasabihin sa inyo ang aking kinita ng buwan ng July, August sa aking YouTube. Ay meron na po tayong $104 na kinita. Ayan. Hindi ko lang po makuha dahil wala pang ipinapadala si YouTube na pin. Verification pin yata yun, yun ang inaantay ko. Kahit siguro naman yung mga ibang vlogger, si Kuya Nads, nakakwentuhan ko, hindi pa rin daw siya napapadalhan. Ayun, medyo matagal daw yun. Ay so yung 104 na yun, ay siguro matadagdagan ng matadagdagan kapag masipag tayong mag-upload at may mga sumusuporta sa ating video, no. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi ko na siya shoutout, pagpasensya nyo na muna ako, no, dahil ako'y nag-a-adjust pa. Nahihirapan ako, ako'y sa ngayon nagka-trial and error pa sa mic. Yan. Tapos hindi ako makapokus masyado dahil 6 to 6 nga din sa trabaho. Nababasa ko na lang yung comment nyo kapag break time. Talagang ang mic natin sisikapin kong mapaganda para malinaw yung boses ko, para mapakinggan yung mabuti yung aking mga sinasabi. Okay mga boss, shout out nga pala kay Kuya Alberto apelyido niya, pati pangalan iisa, Alberto. Ayan, at sa kumpare niya na si Kuya Jimmy, yan, kay Khalid Fernandez, yan, nasa ibang bansa yan. Shout out sa inyong dalawa. By the way mga boss, no, sa kunting payo naman tayo sa financial literacy tayo kahit walang pinag-aralan. Ayan, madami kasing na-inspire sa akin at may natututunan daw sila kapag nanonood ng aking video. O sige, gawa tayo ng isang payo at paalala. Paano ko na meet itong aking big bike, no? Medyo umuulan na ng konti. I-wipe natin, no? Ayan, medyo umaambo ng konti. Nakamit ko itong pangarap kong ito, no? Talagang nakaakma ito sa aking plano. Sabi ko sa sarili ko, ang pagpatupad kasi ng pangarap, kailangan pinaplano rin, no? Tawag dun set your timeline, yan. Magsiset ka ng timeline sa buhay mo kung kailan mo gustong makamit ang inyong pangarap, no? Sabi ko sa sarili ko, ako, sasampol ko na sa sarili ko, no? Kung ano yung nagginawa ko sa buhay ko. Sabi ko, at the age of 40, kailangan
hindi naman sa kailangan, no? Sana makabili na ako ng pangarap kong big bike. Ayun. O yan mga boss, yan ang tinatawag na set your timeline. Yan, dapat may timeline ka sa sarili mo kung kailan mo gustong bumili, kailan mo gustong tupadin ang pangarap mo. Sabi ko ako at the age of 40. O, so ayun mga boss, no, 39 years old pa lang ako, going to 40. O ayun, na-meet na natin yung pangarap ko, no. Kaya ako yung na-meet dahil nag-set ako ng timeline. Ang ginawa ko kasi, nagawa ako ng goal ko, no? Plan your goal. Dapat planuhin nyo yung goal nyo sa buhay. Planuhin nyo kung ano yung gusto nyo marating. And then, pag meron na kayong plan your goal, ay baligtarin nyo na lang, no? I-goal nyo yung plan nyo. Yan. Talagang itatak nyo sa sarili nyo na mag-goal nyo yung pinalano nyo, no? Ayun. Kumbaga, susundin mo talaga kung anong pinalano mo sa buhay mo. Dahil kung hindi mo susundin, hindi makakamit yung pangarap mo, no? Ayun. Set your timeline. Tapos, plan your goal and goal your plan. O, ayun mga boss ang masasabi ko sa inyo, no? Ganun ang ginawa ko. Kapag kasi galing ka sa hirap, hindi mo agad-agad ito matutupad, no? Talagang dadaan ka sa pag-iipon, pagsisikap. Lahat naman ng bagay, pinagsisikapan natin para mabili, no? Ay, ganun ang ginawa ko. Ayan, pamanahin natin si Kuya. Sama na ako dito. May karami na ako. Kambal! Kambal! Kilala ko yung mga nag-assist doon sa traffic. Shout out sa inyo. Okay mga boss, balik tayo doon sa ating usapan. Nasaan niya ba tayo? Pasensya na kayo't nawala ako sa momentum ng pagkukwento dahil meron tayo ditong kasamahan na makikipaglibing, no? Ito nga, may nag-awangwang. Ina-assist nila. Nawala ako ng konti. Ulitin ko. Set your timeline. Magbigay ka sa sarili mo kung kailan mo gustong tupadin ang pangarap mo. Kagaya ko, at the age of 40, may big bike na. Bago gumawa ako ng goal plan. Yan. Nagawa ako ng goal plan kung ano yung goal ko sa buhay. Yung parang basketball yung papagplanuhan mo yung play mo sa buhay, ganon. And then siyempre, parang basketball din, na kailangan mong tupadin ang play mo, yun. Plan your goal and goal your plan, yan. Tupadin mo ang iyong goal sa buhay na makamit ang mga kinaasam-asam ninyong pangarap sa buhay. Okay mga boss? Yun, at nakikipagsagan tayo sa traffic dito. Okay mga boss, okay ba yung aking advice? Balik na ulit tayo sa ating content talaga na kung ito'y ano, kung ito'y advisable. By the way, andito tayo sa Parañaque. Ito. Kapag napansin nyo naka no right turn on red signal, huwag na po kayong tutuloy dahil mahuhuli po kayo dito. Salinaw po ng camera doon, may dalawang camera doon. Sigurado mahuhuli kayo. Kahit conduction sticker, kung ano pa man, mother file number sa ating motorsiklo. Alinaw po ng pixel ng camera nila, makikita po kayo, papadalhan po kayo ng subpoena. At pagka kayo ay nag-violate, for example, stepping of the line, no? Pag stepping of the line, obstruction of traffic signal na yun, yun ay worth 3,000 pesos. Sayang po ang ating pera, no? Sa simpleng violation lang na kaya naman nating iwasan. Kapag inirehistro nyo yung motor nyo, kagaya niya ni Kuya, no? Ayun, baka siya siguro naman madadali. Ayun, kagaya na, ayun, no? Nag-go-go siya, pwede. Pwede siyang nagpagpago sa kanan. Kasi makikita sa camera yun. Pwede sa kanila yun. Pero pag wala, huwag niyong gagawin, no? Okay, berit muna tayo.
Sarap, ang sarap. O yan mga boss, kasi itong Parañaque, ito ang kauna-unahang city na nagpatupad noong, ng no contact apprehension, no? Dahil nakabisado ko rito, dito ko nagtatrabaho, eh talagang huwag tayong magkamuti riders pagdating dito sa Parañaque City. Mapapadalhan tayo ng subpoena. Paalala mga boss, malinaw ang pixel ng kanilang camera. Kitang-kita ang conduction sticker at saka mother file number ninyo. Ayun mga boss, sana FYI, for your information lang yon. Tandaan nyo po pag dito sa Parañaque. Dahil kaya ako sinasabi yun, yung aking Innova na pang Grab, nag-violate yung driver ko. Kaya ayun, napadalhan ako 3,000 pesos, sayang. Malaking tulong na yun. Makakabili na yun ng dalawang sakong bigas. Yung aking kasi dating driver sa Innova, nag-violate yun dito. Talagang pinadalhan ako ng letter, no? Nakalig kasi sila sa LTO. Kita yung address. Madedetect na yun sa LTO. Ang problema, hindi mariregistro kapag may violation. Kailangan isettle mo muna. Kaya yun, obligado tayong isettle yung mga ganong violation. Okay mga boss, balik tayo dito sa ating topic nga, no? Dito sa big bike, kung advisable ba. Kung ako tatanungin na depende na sa may-ari, no? Pero yung advantage saka disadvantage, sinabi ko na na mahirap sa traffic, mainit, hindi advisable na sa mababang RPM tong motor na to. E kaya ako nga lang ito dinala dahil gusto makita ng mga katrabaho ko. Eh meron naman tayong underbone, kaya nag-underbone na lang ako paggagamit sa trabaho. Medyo tanghali na kasi yung pasok ko dahil ako'y hindi nag-overtime. Nagtututin na lang ako at ako'y magdo-donate ng aking dugo, no? Plasma donor. Dahil ako'y isang COVID survivor, inuhano na ako ng dugo kanina, no? Yun, i-bablog natin para madaming mahikayat ng mga COVID survivor natin na tumulong na mag-donor ng plasma. Nagpaalam naman ako na sabi ko hindi na muna ako mag-overtime, tututin ako papasok at ako'y naka-schedule na sa Philippine Blood Bank. Ayun. Sarap ng hangin pag bumibilis. Okay mga boss, no? Dito ko natatapusin ng vlog ko. Dahil dito na ako sa trabaho, tututin ako, no? Sana may natutunan kayo sa aking vlog ngayon. Pagpasensyahan nyo na at wala tayong mga malayong biyahe dahil ako'y nagtatrabaho nga, no? Pagka weekends, yan, bukas baka may biyahe. Okay mga boss, maraming salamat po sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aking channel. Please subscribe my channel and huwag niyo pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating mga i-upload na video. Maraming salamat po. God bless. Thank you.